betul betul. Okay, so nandito sila brad ngayon. Kung di nyo pa napapanood tong video na to, kung di pa na-upload or i-upload pa lang, abangan nyo, may video sila about sa silang dalawa. Ayaw nila ako sama, di ko alam bakit. Kasi sobrang nakakatawa raw kasi pagkakasama ko. Di ka pwede kawain ng Jollibee, di ba? Bang kami ng Jollibee, di ba, Kenzo Boy? Hinihiya na naman siya. Okay, nandito na sila, tara. Mag-upload muna sila. Okay, so nabili natin to sa Mercury. Hindi kagaya dati, sobrang hirap bumili. Good shot. Nam-nam. Sa program. Kasi may bibigay daw sila sa atin. I mean, hindi pala bibigay. Bibiliin tayo sa kanila na buns. Bibenta kasi sila. So. Alcohol ka muna. Workout natin mo. So, leader. Workout natin. Mobile Legend. Nag-mobile kami kagabi. Ang galing ni Keno. Top Alucard. Balita. Pala kami for you. Oy, ito pala. Explain natin sa mamaya. Oy, so dumating na bisita natin. After ilang months, meron na tayong kasama magbuhat na ibang tao. So, nang umay na kasi ako sa mukha nila Warren. So, yun, good news. So, may dala silang bands dito. Mamaya, papakita natin ito isa-isa. Ano pang mga binibenta niyo, bro? Gym equipment, small items and big items. Gaya ng? Duke bands. We also have power bands. May light, medium, heavy, tapos ito, extra heavy. Bakit sila bibili ng bands? Siyempre, kailangan nila ito for resistance training also. Diba? Lalo na ngayon ganito sitwasyon. Lalo na ganito. Wala tayo masyadong equipment sa bahay. So, ito yung pinaka-effective na pwede nyo magamit sa bahay sa ngayon. Pwede nyo isabit kahit saan. Okay, tsaka ano pa yung mga ibang items? Stationary bikes, kung nag-aano po yun, siyempre, bahay tayo, nagka-cardio. Hirap naman lumabas ngayon na mag-jogging. Meron kaming pang-cardio, stationary bike, at saka treadmill. Yeah, and then, ayun, kasi siyempre, medyo nanandaba na yung mga tao ngayon kasi ginagawa na lang internet, kain, tulog, ganyan, di ba? So, walang magawa ngayon, so we have to be physically active at home. So, kailangan natin at least mag-cardio. Hindi tayo masyadong makalabas, so pwede sa bahay lang, stationary bikes, treadmills, very effective. Pag naghahanap po yun ng bench, squat rack, meron din. Dumbbells, kettlebells, yoga mats, yan. Plates. Okay, so yun, tapos meron silang page dito. Ito nandito na. May Facebook page kami. So, fb.com/milofit, M-I-L-O-F-I-T dot gym equipment. Free delivery, di ba? May delivery kami, depending sa area. Depende sa area. Depende, kunwari, may 300 lang, ganun. Depende sa area. Pero ano yung nagkaroon ng pero we deliver. Team KG na hoodie jacket, limited edition siya. Tapos, Team KG na cup. Pag bumili kayo ng any cardio machine namin, may free kayo. So ngayon, ang pinaka magiging free namin is yun nga, yung jacket and then yung cup, may natitira pa kami. Yun yung manggagaling sa subscriber ni Keno. Pagka mayroong subscriber si Keno ngayon na nagsabi sa amin na bibili siya ng equipment din, we're gonna win the free jacket tsaka cup. No? Okay, so yun mga kasayan, para sa mga gustong kontakin sila, alam niyo naman. Nakasama na natin sila sa huling video natin. Mataas din natin yung views noon, yung training with the couple beast. So yun, kung naalala nyo. So ngayon, makaka-training ulit natin sila. So yun, simula kami ng pre-workout tapos bahan po tayo. Okay, so mga kasayan, papakita namin sa inyo yung mga pwede nyo gawin. Gamit yung mga bands kung wala kayong equipment sa bahay, okay? So since marami sa atin mga ngayon, walang home gym, pag meron lang kayong bands, marami na kayong magagawa. So papakita nila sa inyo yung mga different exercises. Siguro, magpapakita sila ng 3 or 4 bawat body part. So yun, panoorin nyo. So, unang gagawin namin is side lateral. So, yan. So, ngayon, magpapakita kami ng trainings for shoulders. At least, mga 3 exercises para makit yung 3 parts ng shoulders nyo. Yung sa gitna, anterior, tsaka posterior part ng shoulder nyo. Tsaka medial. Yan. Okay, so, unang gagawin is yung side laterals. So, since kung wala kayong dumbbell, pwede natin gawin ito. Muna tayo. 1. So at least 15 reps, depende sa inyo kung kailan hanggang mangangawit yung shoulder niyo. Tapos kung gusto niyo naman na medyo mas mahigpit or mas gusto niyo na ma-feel yung pinaka-resistance ng power bands niyo, i-open niyo na lang yung legs niyo. Yung paa niyo na lang yung mag-adjust, tapos saka niyo, ganun. So mas mahirap siya ngayon. Kasi kanina nung mas madikit, mas madali mo siyang matataas. Ayan, mas resistant yung power bands. So yun yung sa mid-delts or medial delts. Tapos next is front delts.
which is yung anterior delts natin. So yung gagawin natin, same pa rin naman, tapos yan lang. So at least 3 to 4 sets or 3 to 5 sets and 15 to 20 reps pwede na. Mahirap siya actually. Minsan mas mahirap pa yung resistance workout kasi yung may dumbbells ganun. So next natin is yung posterior delts naman. So yung rear delts, so hanap lang tayo ng pagsasabitan para magawa natin. Kasi actually, pag mayroon ganito, lahat ng exercise ng body part, kaya mong magawa ng exercise. Pwede to sa doorknob. So pakita ko lang sa inyo paano isasabit sa doorknob. So yan. Yan lang siya. Make sure lang na matibay yung pinto nyo. So medyo baba lang natin yung ano. Wait. For 3 to 5 sets, tapos 15 to 20 reps. Depende sa inyong kung paano mangawit yung ano nyo, shoulder. Okay, so next naman, kung meron kayong mga concrete na ganito, bakal, poste, or somewhere, huwag nyo lang sisirain yung poste ng Meralco. Bayad pa kayo. So, madali lang naman, ganito. Iikot nyo lang naman siya. Ganyan. Diba? And then, gagawin nyo. Yan lang. Faceful. Tapos, okay. Medyo, syempre, kailangan yung posture nyo maayos. Para mahit nyo talaga yung posterior delts. So, mga 12 to 15 reps, ganon. Hanggang maximum 20 reps, pwede nyo gawin. 3 to 5 sets, pwede. So, ayan. So, kung gusto nyo naman na medyo mas resistant pa yung bands nyo, lapit nyo lang din, the same thing. Ayan. So, mas mahirap na siya this time. Ayan. Ganun lang. Madali. Lahat magagawa mo with power bands. Teka, mainit. Mainit dito. Kubad ka, kubad ka. Diba, kasi yung init dito ngayon, dapat... Surprise ka pala. Ano? Okay, so tapos na yung pasabog niya. Makapagpalit na siya ng dami. Siyempre, kailangan natin ng COVID niya. May onting COVID. Icebreaker. So, unang gagawin namin is chest fly. So, papakita niya. Hanap lang din kayo ng masasabitan. Kailangan na talaga ng paraan. Pwede naman sa... Pwede sa hagdan, actually. Kung... Sa hagdan. Basta poste ng ano, tubo or yan. Or yan. Sa bintana, sa mid-ribs. Pwede yun. Ito, gagawin ko chest fly. Like yung ginagawa sa mga pulley sa gym. Pero since wala tayo nun, magpa-power bands na tayo. Mas cheap pa, di ba? Mas less yung gastos nyo. So, ito lang siya. Chest flies. So, ganun lang din, mga 15 repetitions, 3 sets, ganun. Tapos kung gusto niya na mas resistant siya, pwede kayo magpalit ng band. Extra heavy at saka heavy bands. Ayan. Yan, meron pa yung green. Ito naman yung next namin gagawin is for push-up. So, lalagay niyo lang siya dito sa likod. Ayan. So, mararamdaman nyo yung resistance dito pag aangat na kayo. Doon kayo mahihirapan. Kasi pag normal push-up, basic lang eh. So, gusto mas mahirap, magdilagay ko na yung bands. Yan. Depende sa inyo kung gusto nyo mas heavy, piliin nyo yung mas heavier bands. Okay. So, next naman is gagawin namin yung standing fly para sa upper pec. Para din siya yung sa cable crossovers na dalawa dito sa ilalim. Yung ginaganon yung parang ganon din siya yung tama. Yan. So, kung gusto nyo na mas resistant din siya, i-open nyo lang again yung taan nyo. So, para mas mahirap na level naman. And aside from that, pwede kayong kumuha din ng mas resistance na band. So, yun yung sa chest na pwedeng gawin. So aside from that, magpo-post din naman kami ng videos about sa guide nyo kung paano pa mag-workout using power bands. Tatlo lang yung pinakita namin, yun na nga. Pero pwede pa kami magpakita ng iba pang exercises sa YouTube channel namin. So next, yung back na, so kinuha ko na yung purple bands which is heavier na siya. So syempre, mas kailangan natin ng mas more resistance eh. So, pili lang tayo ng bands na kaya. So yan, yan lang siya. So, itong exercise na to is yung banded row. Butt out and... So, ganun pa rin na 3 sets to 5 sets, 15 reps to 20 reps. So, yun. Aside from that, pwede din tayo mag-single hand lang dito, katulad ng upper row. Pwede siyang pronated or supinated. So, ito. Yan, ganun lang. So, the more yung ibababa, the more resistance yung magiging kumukuha nyo. Yan. Make sure i-feel nyo lang yung squeeze. Or yung contraction. Yung contraction. Tapos pwede naman the other way around din.
Kabila naman, ganyan din. Pwede ganito. Yeah, pwede rin din yan. Pwede dito naman. So, nag-black bands naman ako. Siya naman. Ito medium to. Ito extra heavy na to. So, ito yung extra heavy ito. Around 55 to 125 lb yung resistance. Gagawin namin stead lift. Kaya kinuha namin to. It's heavy kasi. Deadlift. Mas kailangan ng heavier weight eh. So, yan. So, dito kahit siguro mga 12 reps, gano'n, 15 reps, pwede na rin. Mga 3 sets, ganyan. Pwede nyong i-superset dun sa mga kaninang workout na ginawa rin namin. Well, aside from that, pagka nakaka-isang set na kayo, habang magsi-second set kayo or mag-third set kayo, pwede kayo magpalit ng bands para mas sumitindi yung workout nyo. So, next naman is lat pull down. So, lat pull down is maghanap lang kayo ng pwede sabitan ulit. Like sa grills, sa pinto, pwede rin mas sa pinto may pagsasabitan or yan. So, poste, like tulad dito. Sa grills ng bahay, pwede rin. Kasi yun yung ginagamit namin sa terrace ng bahay. Yeah. So, yan lang. Hanap lang kayo ng upuan or pwede naman luhod. Pwede rin luhod or pwede na upo. So, yan. Tapos pwede rin duhod. Ayan. Ayan. Kung may pull-ups din kayo, may pull-up bar lang kayo sa bahay, if ever na meron kayo, well, nagbebenta rin kami nun. So, yes. Pwede nyo rin itong gamitin para support dun sa legs nyo. As bilang assisted pull-up. So, ginagamit talaga siya sa mga gyms, usually ito sa pang-assistance sa pull-up. Lalo na hindi nyo kaya sarili nyo. Nagpa-practice pa yung mag-pull-up, ito, maganda talaga ito. Mabuhat nyo yung sarili nyo. Next naman is arms, which is bicep naman, dahil bicep. Takin nyo lang. Yan. So, kung gusto nyo na isahan lang din, pwede rin naman. Pwede rin ganito lang. Yan. Yung kabila. Ayan, syempre dapat hindi gumagalaw yung siko nyo. Patikit lang siya sa katawan nyo. Tapos feel nyo lang yung contraction ng bicep nyo. So biceps, pwede kayo maghanap ng walis. Pwede yung walis or anything na bakal pwede. Pwede siya actually making handle eh. Oo. Yung mga mop nyo sa bahay, pwede nyo tanggalan ng handle. Yung mga kortina nyo, pwede nyo tanggalan ng kortina. Gamitin nyo muna para pang pang workout. Pwede rin yun. Isira kami yung mop sa bahay, yung ginagamit namin. Kasi so, pwede rin siya. So, tapos na tayo sa biceps. Pinakitala namin dalawang exercises lang. Ngayon naman is triceps. So, ito naman, yung gagawin namin is tricep pushdown. Okay. Yun. And next is tricep kickbox. Pwede rin yung gawin. Legs naman is legs tayo. So, etong power bands, pwede nyo siyang gamitin din para sa squats. Dito lang gagawin nyo. Pwede nyo siya dito. Ayan, pwede nyo siya mag-squat. Open leg na lang para mas resistant siya. Ganyan lang din, mga 15 reps. Open pa yung legs mo. Ganun. Mas mahirap siya. Yun. Pwedeng superset, alternate yung dalawa. Kung mga gustong magpalaki ng balakang, pwede nyo ikapit dyan yung power bands nyo. Ayan. Pwede ka rin mag-booty workout dito. Ayan. Hawak ka lang. Anything, the mesa, the mabigat, or whatever. Hawak ka lang. Yun. Pwede rin siya. Tapos kabilang paan naman. Ayun. Ayun. So, kung may partner ka, pwede rin yung hamstring workout pronated. Pasok lang yung leg dito, yung pinaka mag-workout. Meron kayong partner, pwede mo nga yan para mahirap. Mag-leg, kumbaga yung parang leg curl, pronated leg curl. Ayun siya. Tapos kung gusto nyo mas resistant pa, heavier power bands, tapos mas mahigpit na hawak ng partner nyo. Ayun. Nakakapagod, tinan mo. Nakakapagod mag-power band workout. So, kahit hindi mo kailangan bumili ng mga dumbbell, ganito kalaki, di ba? Or medyo
tight tayo sa budget. Yes. Gusto natin, limited lang yung kaya natin. Pwede to. Madami talagang magagawa dito. Actually, pwede kayong mag-search talaga ng workouts gamit nito. Madami. Nakakapawis, nakakapagod sobra. Dapat maging ano lang, creative. And resourceful. Ayan, resourceful. Okay, so aside from that, eto, meron ding booty band na available. So, ipapakita namin ngayon sa inyo kung ano yung mga exercise na pwede niyang gawin dito. Tapos, meron din naman siyang guide na kasama. Guide na kasama. So, makikita nyo yan, mga exercises na pwedeng gawin. So, pakita na namin sa inyo. Ayun, salamat mga ka-science sa panonood nyo. So, ayun, maraming magagawa tong power bands and or resistance band, glute bands. Ayun, so marami siyang magagawa. Pwede siyang pang babae, pang lalaki, pang matanda, pang bata. So, shoutout kay Master Keno sa pag-promote namin ng product namin. At sa pag-feature sa amin. So, ayun, salamat. And then, also, meron kaming promo na pwede ibigay sa inyo. Nagpapamigay kami ng jacket and then caps. Meron pa kami. Para dun sa mga maswerteng YouTube subscriber ni Keno, i-mention nyo lang na kayo ay subscriber ni Keno kung bibili kayo sa amin para, ayun, makakuha kayo sa amin ng free cup. Shoutout kay Sir Kerwin na bigay ng cup at saka ng hoodie. Thank you so much, Boss KG. Ayun, so kung gusto nyong bumili ng anything or mag-inquire lang, follow or like nyo lang yung page namin, fb.com/MiloFit, M-I-L-O-F-I-T dot gym equipment. So, hindi lang pants yung meron kami. Meron kami mga heavy equipments, cardio equipments, and iba pa. So, yun. Salamat mga kasayan. Ako nga pala si Ming Hereza. So, meron ng Instagram. Pwede niya ako makita sa Instagram. MingHereza23. And also, I'm Lori Deloria. So, follow niya lang yung Instagram ko at L-O-R-I-E D-E-L-O-R-I-E. Ayan. Thank you. Okay, so mga kasayan, may mga gamit na si Brad na ano. So, salamat sa bisita natin. Dinalo nila tayo. Thank you, guys. Thank you. So, ayan, ingat kayo sa ano, ingat kayo lagi dyan sa bahay. Tapos, yun nga, lagi nyo tatandaan, kahit wala tayong equipments, kahit na sarado yung mga gym, may mga ways pa rin para makapag-workout tayo at maka-achieve natin fitness goals natin. So, yun lang mga kasayan, dito na nagtatapos yung vlog. So, maraming salamat sa kanila, kay Ming, tsaka kay Lori. Thank you. So, kita-kita ulit tayo sa next vlog. Okay? Kasayan out.